At welcome nga po pala ulit sa panibagong video. Nga po ulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At today ay pag-uusapan natin kung paano nga ba gumamit na Rufus. At ginawa ko tong video na to para maging HD at para maging malinaw pa sa inyo. Kasi yung past ko na vlog, eh parang ang labo, sobrang labo nung quality. Kaya marami nagre-request doon na gawin kong HD to. So ngayon gagawin ko na. So at ang ituturo ko din ngayon sa inyo guys, kung paano din gumawa ng isang bootable ISO na gamit nga yung Rufus. At ituturo ko din kung paano i-download yun. So ngayon, punta tayo dito sa screen natin, Google, sa search bar. So lagay nyo lang guys yung Rufus free download, tapos then enter lang natin. So kapag in-enter natin, makikita nyo dito sa baba, merong Rufus. Ayan, ito na yon. Sa palagay ko, ito yung mismong website ng Rufus. Na dito talaga pwedeng mag-download nun. So try natin i-click yung Rufus 3.5. Ayan, meron tayong Rufus 3.5. Then click download. Pero, ang itatry lang natin ngayon yung Rufus 3.5 na bootable. Para nga, kahit na wala yung PC mo, pwede mo siya ma-open sa ibang laptop or computer na bootable na siya agad. Ibig sabihin, plug and play na lang. Pagka-click mo, yun, a-under na siya. So, click natin yung Rufus. Dito, yan. Then, start. So, hintayin lang natin na matapos to. Then, makikita nyo yan. Itong open folder. So, dito makikita nyo na itong application na ito. Ang gagawin nyo lang, i-cut na lang natin. I-cut. Then, i-paste natin dito sa desktop natin. Ayan. So, nandito na siya, no guys? So, ang gagawin natin ngayon, at meron na tayong ISO na Windows 10 na 64-bit. So, try natin gamitin ito Rufus. So, guys, ito yung ISO, ha. So, ang gagamitin kong USB, Kingston na ito. Ito guys. Ito yung gagamitin nating USB flash drive na meron siyang 16 GB. Ibig sabihin, kapag 16 GB, pasok siya. Kasi nga, yung 64-bit na ISO, requirements niya na at least 4 GB na flash drive. Pero kapag 32-bit lang, kahit 2 GB lang, okay na yun. Under na yun. So, tatryin natin isaksak to. Tapos, tingnan natin kung ma-re-read ng mismong Rufus. So, try natin ilagay, ha. So, yun guys, nalagay na natin yung USB na flash drive. So, kailangan lang natin gawin is open lang natin to Rufus. Itong application na to. Nakikita nyo sa screen. Then, yes nyo lang. Do you want to allow Rufus check application updates online? Mas maganda, yes nyo na din para merong update. So, ayan guys, meron na tayong Rufus na 3.5 portable. So, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, HRM, ito, 16 GB, ito yung flash drive natin. Kung mapapansin nyo, ito yung flash drive natin, this or ISO image. Ito na yung ISO natin, dito na natin ilalagay. So, ibabrowse natin to. Gagawin natin, select. So, hanapin natin yung file dito sa desktop. Dito siya sa desktop, tapos Windows. Ito siya. Ito na yung activated na Windows 10 na ISO na gagamitin natin. So, paano kung may nagtanong na naman na, sir, yung sa akin, Windows 7, Windows 8, ano ba yung kailangan kong gawin? Pareho lang ba yun? Same process lang ba? Oo naman, pareho lang. Ang importante, meron kayong ISO na file sa laptop nyo na meron siyang Windows 10 na installer. So, ito yan. Sample yan. I-click natin. I-open natin. So, kapag nakita nyo yan, meron na yung lumabas. So, guys, ganito kasi yan. Merong laptop or computer na nangangailangan ng ibang procedure. Halimbawa, meron tayong BIOS setup sa mga computer natin, like yung mga desktop, laptop, merong BIOS yan, yung mga, lalo na yung mga sinaunang, hindi naman sinauna, pero yung mga lumang mga laptop, halos BIOS setup sila. Pero meron tayo tinatawag ngayon na UEFI. Yung UEFI na yun, yun yung meron silang interface, BIOS setup din, parang ganun na din. Pero merong UEFI, ibig sabihin, meron silang user interface na pwedeng i-click at
aandar din yun na tulad ng biosetup. So dito may makikita kayo na UFI non-CSM. So ibig sabihin dito sa MBR ibig sabihin ito siya, bio siya, bio setup niya siya isa-set ha, bio setup. Pero kung yung laptop niyo na research niyo na maandar siya sa UFI, ang gagawin niyo lang i-GPT niyo UFI na siya. So kadalasan yung ginagamit kasi natin yung itong MBR na to, MBR bio setup or UEFI CSM. Minsan may part dyan na yung laptop pwedeng umandar siya sa BIOS, pwede din siyang umandar sa BIOS setup. So kailangan ito na lang yung gamitin natin para ma-setup din natin siya. So ang gagawin niyo lang kapag hindi to umandar, ang gagawin niyo syempre itatry niyo sa isa pang bootable na flash drive sa USB. So kapag ayaw niya yung BIOS, itry niyo sa UEFI. So ito nga po ulit yung example ng BIOS setup. Ganito yung itsura niya. Tapos yung ano naman yung UEFI, ito din yung itsura niya. So magkaiba sila, 'di ba? So pagkatapos niyan, wala nang paligoy-ligoy pa. Start na natin 'to. So meron dito na magsasabi ng warning, do you continue, click or not. Kasi lahat ng file mo diyan sa USB mo is mawawala, mabubura lahat 'yan. Kapag in-okay mo 'to, mag-u-start siya pero lahat ng file mo mabubura. Kaya siguraduhin niyo na yung USB na gagamitin niyo ay malinis at hindi nyo na to gagamitin. So, start lang natin. Click the okay. So, ayan. Mag-start na. Tapos, hintayin lang natin siya hanggang sa matapos na. So, ayun nga guys. Malapit na tayo matapos. At, tingnan nyo. At, napupuno na din yung green. So, lagi naman ganito yung nakikita natin sa mga pag-install. Guys, kung gusto nyo malaman kung paano mag-format, click nyo lang itong description at makikita nyo dito sa baba na yung mga dati ko na nagawa na pag-format lalo na sa kung desktop ka or sa laptop ka. Meron naman ako mga tutorial din dati na makakatulong din sa inyo. Sigurado yun. So, yun na nga guys. Okay na yung magpa-flash. Nakita nyo naman na ready na. Kapag nakita nyo to guys, close nyo lang. Then, safety, remove nyo lang to. Then, kung mapapansin nyo, this device currently closed. The program will be used. Try again. So, gagawin lang natin. Itatry natin again. Try again. So, yan guys. Na-safety remove na siya. Kapag na-safety remove na siya, ibig sabihin, pwede nyo na siyang gamitin. So, siguro guys, hanggang dito na lang yung video na to. Sana may natutunan kayo sa akin. At, salamat sa mga nag-subscribe sa akin at nagko-comment kung ano ba yung mga ibang problema nila. At kung meron ka din problema sa pag-flash o at yung tutorial sa computer mo ay i-comment mo lang dito sa baba at magre-reply naman ako sa inyo at susubukan kong gawa na tutorial yon kung makakaya ng oras. Yan. At siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat.